pamamaraan kung bakit nakakatagal ang mga Chinese national dito bukod sa student visa, retirement visa, investors visa. Yung iba, nakakapag-apply na ng trabaho at nagkakaroon na ng mga ari-arian. Nakatakbo pa. Nakakatakbo pa sa politika. Nanalo pa. Nanalo pa. Dahil pala, nakakakuha sila ng birth certificate sa PSA. Late. Dahil sa pamamagitan ng late birth registration. Sa pool ka dyan. Tapos may kasama ng palaman. Anong klaseng palaman yun? Budget. Ah, okay. Budget. Kala ko. Dadaan sila doon sa civil register, civil registrar. Uh-huh. Ang civil registrar, LG yun. LG. Hawak ng PSA yan. Pero pag sinabi ni Mayor, ilista mo yan dyan. Oo. Uh-huh. Ilista. Kahit na, inaanak ko ito. Kahit na walang testigo. O, inaanak ko ito si Li Mingming. Oo. Siya para? Li Mingming. Para pusa. Si Mingming. Inaanak ko ito. O, itong, ito yung tatay niya, si Dong Baobao. Aso na ba ito? Si Baobao. Si Siopo. Ano mang gagawa ng civil registrar? Hey, kahit na walang affidavit of this interested person. Si Mayor lang magsabi, ayos na. Nasali. Ha? So, gabi. Yan ang strategy. Uh-huh. Nasali niya po si Ma'am Marisa Grande, Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Magandang umaga po, Ma'am Marisa. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Ma'am, itong kahapon, may kausap po ako sa taga-immigration at dati rin siya, retired po siya sa NSO dati. Abi, sinasabi niya, itong problema nga raw po, itong late birth registration, dito raw, ito ginagamit ng mga sindikato para makakuha ng mga birth certificate, itong mga foreign national, kagaya nga daw ni Mayor Guo. Dito po sila pumapasok, pero dumadaan sila doon sa civil registrar. Eh, pag meron na civil registrar, tatanggapin na lang daw ito ng PSA. Mm. Tama po ba itong kwento sa akin, Ma'am Marisa? Oo. Sir Erwin, kasi po ang mandato ng pagre-registro ay local civil registrar. So, nakita na natin na parang may pang-aabuso nga sa pagpa-file ng late registration. Kung kaya nung 2021, nag-issue kami ng revised guidelines ng delayed registration ng birth, kasama natin yung DILC dyan. At yung mga requirement. But it appears, no, sa mga napabalitaan natin at nakikita natin sa mga investigasyon, talagang may mga delayed registration nga po na na-register ng ating mga civil registrar na hindi rin naman siya compliant sa kung ano yung policy sa delayed registration. So, yun ang nagiging problema. Meron kaming plano, ma'am. Actually, ang office of the speaker, Speaker Martin Romualdez, na gumawa ng panukalang batas para directing all the local government units throughout the country na magkaroon ng moratorium na i-register na lahat ng mga bata na hindi na-register, pati matatanda, walang birth certificate at a given time. For example, within the next 3 years, kailangan magpa-register na kayo. Kasi aalisin na namin itong late birth registration. Within the next 3 years, kailangan by 2026, dapat meron na kayong birth certificate, lahat kayo. Otherwise, sarado na ang late birth registration. Do you think we can do that? Do you think it's feasible, Ma'am Marisa? Well, maganda rin po yan na paraan para masiguro natin na lahat ng Pilipino ay nakaregister po. Kasi based sa datos po natin, meron tayong 3.7 million na Pilipinos ang hindi naka-register dun sa 2020 census. Pero banggitin ko lang, Sir Erwin, na kahapon, nilabas na po namin yung additional guidelines para po sa pag-file ng delayed registration sa ating mga local civil registrar. So, nag-ano po tayo dito ng mga pamamaraan para masiguro natin na yung i-register mga civil registrar ay yung talagang pong fact in occurrence ng birth registration ng isang mamamayan po natin. Oo, kasi total every how often do you make a survey, Ma'am Marisa, yung ikang ng ang PSA, gaano kadalas itong pagbabahay-bahay ninyo yung population survey? Yung sa census, Sir census, Erwin, yes, ay nung 2020, pero ngayong taon na to, nakaroon po tayo ng mid-decade census back-to-back sa ating CBMS. So, yun ang maganda po ito para makuha din natin yung mga latest na datos po natin. Opo. Yun ang although may mga programa kami na na yung mga makikita kasi natin doon sa results na yung mga kababayan natin, like yung mga
mga Muslim at yung mga nasa liblib na lugar. Mga indigenous. Mga indigenous. Yes, yes. Oho, mga... Ma'am, ito po talaga yung mga hindi nakaka-access sa Cebu. Kaya nga ma'am, ang sabi natin, pag nagkaroon ng moratorium, within the next 3 years, kailangan i-register niya, LGU, hanapin niyo mga barangay captain, hanapin niyo yan. Tapos, every time na lang na umikot, magsisensus ang regis, ang PSA, isama na doon. Meron makabalit sa bahay na wala pang birth certificate. Oh. Tanungin na. Hmm. Di po ba? Para maiwasan natin yung mga late registration. Hmm. Well, maganda rin pong suggestion yan, Sir Erwin, na tignan po natin. Kasi, ang totoo talaga, yung mga kababayan natin ang naapektuhan dito sa stringent process ng delayed registration. Dahil ito po, sila yung mahirap magbigay ng documents na proof ng kanilang identity. Kasi ngayon, inabuso, kagaya niya, na yun sa balita, yung mayor, under question ngayon, paano nagkakuan, nagkaroon ng... Niwala nga ng hospital records. Wala mga hospital records. Diyos ko pong yung nanay, hindi na malaman kung saan ang galing. I believe, marami pa siguro yan dyan. But anyway, Ma'am Marisa Grande ng PSA, maraming salamat po, ma'am. Ha? Magandang umaga for joining us this morning.